So ayan guys, ang dami kong tinatastas na mga sanga ng kasaba dahil para lumaki yung ating kasaba sa ilalim. Kasi kung hindi tayo magtatastas, ang lahat ng energy ay mapupunta sa mga panibagong sanga. Kaya ang kailangan natin ay patabain yung kanilang laman. Kaya kinakailangan natin silang tanggalan ng mga ganitong dahon at mga sanga. Sabi nga nila ay nakakain to. Let me know guys kung paano siya lutuin at kung anong parte ang kinakain sa kanya. Ayan, ganyan siya kadami. Ayan. Kasi kung makikita nyo yung kasaba natin, nagsasanga-sanga siya, dapat ay main branch lang yung ating palalakihin. Katulad nito ay nahaharangan yung maliit natin dito. So ang gagawin natin ay yun, nakita nyo yung tipaklong na yun. Bibigyan natin yan kay Pongpagong. Pongpagong, where are you? So yan, hindi na yan makakalipad dyan, diba? Kasi isa yan sa mga kumakain mga dahon natin guys. Kaya gigigil ako dyan. At eto na, mabalik tayo sa ating kasaba. Hindi lumalaki itong kasaba natin na nandito, kasi late ko itong tinanim. So para lumaki yan guys, ang gagawin natin ay tatastasin natin itong kanyang sanga para para ito yung ma-priority natin, yung pinaka main branch niya lang. Tapos alam nyo guys, kung meron pa kayo pagtataniman at tuloy-tuloy ang pag-init sa inyong lugar katulad sa Pilipinas, ay pinagtanggalan naman ito, tusok nyo lang sa lupa, tutubo siya ulit. Pero kinakailangan ay didiligan nyo muna siya palagi para mas madali siyang mag-ugat. Last year guys, ganun lang yung mga ginawa ko para makahabol ako ng mga kasaba na pananim. Tapos eto, dalawa sila. Dahil naharangan siya ng liwanag, ang gagawin natin, tatasasin natin itong nasa ilalim niya. Yan yung para lumaki yung ating laman at masisikatan ng araw yung mga katabi niya. So yung katabi natin ay yung tumabing niya siya. So dito hindi pa tayo nagtatastas kasi gusto ko muna ipaalam sa inyo kung sino yung may mga gusto. At para makapagluto din tayo ng gata at matry natin yung mga gustong naggagata niyan, kasi hindi ko talaga alam kainin yan guys, kasi syempre natatakot tayo pag hindi natin nakasanayan kainin. So ganyan na kalalaki yung mga kasaba natin. Ito maganda ang tubo niya, wala siyang sanga. Ito late ko na yan tinanim, tsaka ito kung bakit hindi sila pare-pareho. Mga pahabol, kumbaga yung mga daan dito na namatay ay tinanim ako sila ng mga panibago nila. So ganyan lang sila kadidikit-dikit, no? Hindi ko na sila pinaglayo-layo ng husto, pero isang metro pa din ang layo nila kasi alam nyo guys, kapag magkakalayo sila, hindi naman sila mag-aabot-abot ng buong ano, dahil may taglamig dito. So all in all 6 months lang natin silang lahat mapapakinabangan. Ano na yun, alanganin na yun na taglamig. Pero 5 months lang ay may laman na siya, hindi nga lang ganun kalalaki. Kasi 8 months guys ang kompleto nila para lumaki sila ng husto. Eto pinutol ko yung sanga, dalawa, kasi nga hindi na aarawan to. Although kasabayan nila to, kasi hindi siya lumalaki. Kaya ayan, ngayon nasisikatan na siya ng araw. And then dito, ganun din. Dalawa sila dito, pero yung isang nasa dulo, hindi lumalaki kasi naharangan siya nung nasa gitna. At ayoko nga magputol. Sana. Kaya lang, hindi lalaki kasi yung nandun natin sa kabila. Kung hindi natin tatastas itong kanyang sanga. Ayan, at ito pa lang yung, ayan, sample. Ito pa lang yung laman ng ating kamote. Tingnan yung maliit pa, diba? So, hindi natin alam kung aabot yan. Dahil meron na lang tayo natitirang, ano na ngayon, August, September, October, November. At least hanggang November, mahintay natin sila, may 3 months pa sila. Ayan. Napakadami guys, oh. Kaya let me know kung paano siya kainin. Ito sa ilalim siya nang galing. No, hindi natin matastas. Kasi kung nasa gitna ito, madali siyang mabali. Dahil malutong lang. Pero pwede naman natin itong baliin hanggang dito. Ayan. So, single na lang siya. Minsan, nagsasanga-sanga sila from ano, sa ibabaw. Ayun, tatlo-tatlo yan. So, kailangan mag-priority lang kayo dyan ng iisa. Nagaganon talaga sila. Yung iba ay straight na tumutubo. So, ayan guys. Meron tayong tinanggal muna na tatlong sanga. Pero, anim na sanga. Pero marami yan guys. Ayan pa oh. Hindi muna ako magtatastas hanggat hindi ko nakikita yung mga message nyo. So, gagawin natin ay
Ibibilad muna natin sa araw para matuyo sila at medyo lumiit. Madali natin silang maiuwi. So, nagdidilig yung lola nyo, guys. Kaya napashare lang ako dito. Dahil nakita ko nga yung iba natin kasaba ay hindi lumalaki. Kaya yun lang yung ginagawa ko para maging success yung ating kasaba kahit na may taglamig dito sa Japan. So, yun lang, guys. At next time, iaano ko kayo ulit, i-update ko kayo kung gaano na sila kalalaki. Hoping ay huwag magkabagyo, no? Kasi madaling mataob ang kasaba, guys, dahil malutong lang ang kanilang sanga. At lalagyan pa natin yan ng mga tukod na kung saan ay kahit na saan mapunta yung hangin ay hindi sila basta-basta mababalis. So, yun lang, guys. At have a nice day!